Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang araw mga bata! Kumusta? Tayo ngayon ay mag-aaral tungkol sa Art 2, Quarter 1, Week 1, Milk Base. At ito ay may pamagat na Estilo ng Sini. Muli ako si Teacher Aika, ang inyong guro para sa araling ito. Simulan na natin! Kilala ang mga Pilipino sa pagiging malikhain, lalo na sa pagguhit. Mahilig ka ba sa pagguhit? Sino-sino ang mga kilala mong pintor? Nakakita ka na ba ng kanilang likhang sini? Napansin mo ba ang bawat pintor ay may kani-kaniyang estilo sa pagguhit o pagpinta? Sa araling ito, inaasahan na mailalarawan mo ang iba't ibang estilo ng mga Filipino artists sa kanilang paglikha ng larawan at still life na may iba't ibang hugis at kulay. Narito ang ilan sa mga pintor at kanilang iginuhit. Una ay si Fernando Amorsolo. Ikalawa ay si Mauro Malang. At ang ikatlo ay si Cesar Legazpi. May napansin ka bang pagkakaiba ng bawat larawan ayon sa estilo na ginamit ng mga pintor? Ano kaya ang paksa sa unang larawan? Paano ito na iba sa ikalawa at ikatlong larawan? Maraming pagkakaiba ang tatlong larawang nasa itaas dahil ang Pilipinong pintor ay gumagamit ng iba't ibang estilo upang maiguhit ang mga larawan. Kilalanin natin si Fernando Amorsolo. Si Fernando Amorsolo ay kilalang pintor na ang estilo ay paglalarawan ng ating kapaligiran. Ikalawa naman ay si Mauro Malang. Si Mauro Malang ay isa ring pintor na kilalang ang estilo ay paggamit ng mga mukha ng tao sa pagguhit. Ikatlo naman ay si Cesar T. Legazpi. Ang kanyang estilo ay ang pagsasanib ng kulay, liwanag at anino. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, panuto, basahin mabuti ang bawat pangungusap, piliin ang letra ng tamang sagot, at gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Sa paglikha ng larawan ng mga tanyag na pintor, ano ang karaniwang ginamit? A. Iba't ibang estilo at kulay. B. Kabayanihan. C. Imahinasyon. Or D. Watercolor. Ang tamang sagot, letrang C. Imahinasyon. Sino ang tanyag na pintor na gumamit ng paglalarawan sa kapaligiran? A. Jose Blanco. B. Juan Arellano. C. Fernando Amorsolo. Or D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Fernando Amorsolo. Number 3. Gumamit ba ng iba't ibang kulay sa paglikha ng larawan ang bawat pintor? A. Oo. B. Hindi. C. Walang ginamit na kulay. Or D. Hindi sigurado.
Ang tamang sagot, letrang A, oo. Number 4. Sa iyong palagay, paano nagkakaiba ang mga likhang sining ng mga bantog na pintor sa ating bansa? A. Gumamit ng iba't ibang imahinasyon. B. Gumuhit ayon sa kanilang naisipan. C. Gumuhit ng pare-parehong bagay. Or D. Gumamit ng kanya-kanyang estilo at kulay. Ang tamang sagot, letrang D. Gumamit ng kanya-kanyang estilo at kulay. Number 5. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kanilang sining? A. Ipagmalaki ang kanilang nilikha. B. Hayaan na lamang na mapansin ang iba. C. Ipagwalang bahala. Or D. Hindi papansinin at gagawa na lang ng sarili. Ang tamang sagot, letrang A. Ipagmalaki ang kanilang likha o nilikha. Nakuha mo ba ng tama ang lahat? Kung oo, mahusay! Isa ka ba sa mahilig mamasyal? Kung oo, halina at basahin natin ang maikling kwento. At ito ay may pamagat na pamamasyal sa museum. Sabado ng umaga, namasyal kami ng aming pamilya sa museum, kaya ang saya-saya ko dahil ngayon lang ako makakapunta doon. Pagpasok pa lang sa museum, sobra na akong namangha. Ang dami palang makikitang larawan doon na gawa ng mga bantog na Pilipinong pintor. Ayon sa tagapagpaliwanag, ang isang larawan na aking nakita ay larawang iginuhit ni Fernando Amorsolo. Siya ay isang pintor na ang estilo ay gumuguhit ng kapaligiran. Si Mauro Malang Santos naman ay gumuguhit ng mukha ng tao. Ang ibang likhang sining ng mga pintor katulad ni na Carlos V. Francisco, ang kanya namang iginuhit ay ang paglikha ng sariwang imahe, sagisag at idioma sa pagpipinta. Iba naman ang ginamit na estilo ni Vicente Manansala. Geometrikong estilo ng pagguhit ng pinagsamang kultura ng baryo at syudad. Si Cesar T. Legazpi naman, ang ginamit niyang estilo ay pagsasanib ng kulay, liwanag at anino. Umuwi kaming puno ng kaalaman dahil sa aming natuklasan. Sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutan ang mga tanong ayon sa kwentong binasa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tingnan mabuti ang mga larawan. Number 1. Sino ang pintor na gumamit ng estilo ng pagguhit ng kapaligiran? Ang tamang sagot, Fernando Amorsolo. Ang gumamit ng estilo ng pagguhit ng mukha at pagsasanib ng kulay, liwanag at anino. Ang tamang sagot, si Mauro Malang Santos at si Cesar T. Legazpi.
gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Pagmasdan ang mga larawan. Piliin sa mga pangungusap sa ibaba ang naglalarawan sa mga likhang singing. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Number 1. Gumamit ng iba't ibang estilo at kulay ang bawat pintor. Number 2. Magkakahawig ang kanilang nilikha. Number 3. Gumamit ng buhay na larawan ang ibang pintor. Number 4. Napahahalagahan at nailalarawan ang kanilang mga nilikha. At number 5. Gumamit ng iba't ibang disenyo upang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan. Narito naman ang tamang sagot para sa unang larawan. Number 2. Magkakahawig ang kanilang nilikha. Para sa ikalawang larawan, number 3. Gumamit ng buhay na larawan ang ibang pintor. Para sa ikatlong larawan naman, number 1, gumamit ng iba't ibang estilo at kulay ang bawat pintor. At gumamit ng iba't ibang disenyo upang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan. Naway nakuha mo ng tama ang mga sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa padlang ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Isa sa mga modernalistang pintor sa Pilipinas na lumikha ng sariwang imahen, sagisag at idioma sa pagpinta. Ang sagot? Si Carlos V. Francisco. Number 2. Kauna-unahang tinanghal sa alagad ng sining ng Pilipinas. Mahilig gumuhit ng larawan ng tanawin o kapaligiran. Ang tamang sagot, Fernando Amorsolo. Number 3. Lumikha ng pagsama ng kultura ng baryo at syudad. Tamang sagot, Vicente Manansala. Number 4. Isa sa lumikha ng mukha ng tao. Ang tamang sagot, Mauro Malang Santos. Number 5. Lumikha ng pagsasanib ng kulay at liwanag. Tamang sagot, Cesar D. Legazpi. Ba ng tama? Kung oo, mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumuhit ng larawan ng kapaligiran. Kulayan ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang halimbawa. Ang aming lugar at kapaligiran. Maaari mo itong gayahin o kung meron kang ibang konsepto ay maaari mo namang itong gawin. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Basta may kinalaman sa iyong kapaligiran, ito ay tama o pwede mong iguhit. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, gumuhit ka ng mga bagay na kaya mong iguhit ayon sa iyong estilo at kulayan ito. Sumulat ng isang pangungusap tungkol sa iyong ginawa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa pagkakataong ito, malaya kang pumili ng iyong gustong iguhit at gawan mo ito ng pangungusap. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Ayusin ang mga letra sa ibaba upang makabuo ng isang pangungusap. Sagutin ang mga tanong at isulat ito sa sagutang papel.
number 1. Ano ang nabuo mong mga salita? Narito ang aking sagot. Pilipinong, pintor, at kanilang likhain. Ulitin nga natin. Pilipinong pintor at kanilang likhain. Number 2. Sino ang kilala mong tanyag na pintor sa ating bansa? Narito ang mga maaari mong isagot. Fernando Amorsolo, Carlos V. Francisco, Vicente Manansala, Mauro Malang Santos, at Cesar T. Legazpi. Number 3. Magkakapareho kaya ang istilong ginamit nila sa paglikha ng sining? Ang sagot, hindi, dahil ang bawat pintor ay may kani-kaniyang istilo sa pagbuo ng sining. Number 4. Bakit kailangan mong makilala ang iba't ibang pintor sa ating bansa? Maaaring sagot, kailangan nating makilala ang mga pintor sa sarili nating bansa upang sila ay ating maipagmalaki at maging inspirasyon. Number 5. Paano kaya nagkakaiba ang kanilang mga estilo sa paglikha? Maaaring sagot, ang mga pintor ay nagkakaiba-iba ng estilo dahil sa paggamit nila ng kanilang imahinasyon sa kanilang likhang sining. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Ilarawan ang iba't ibang estilong ginamit ng mga Pilipinong pintor sa paglikha ng larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Number 1. Si Fernando Amorsolo ay gumamit ng estilong patlang. A. Pagguhit ng kapaligiran. B. Pagguhit ng iba't ibang ipon. C. Pagguhit ng dagat. Or D. Pagguhit ng mga puno. Ang tamang sagot, letrang A. Pagguhit ng kapaligiran. Number 2. Ang ginamit naman na estilo ni Carlos Botong Francisco sa paglikha ng sining ay patlang. A. Mukha ng tao. B. Sariwang imahe. C. Kulturang Pilipino. Or D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot, letrang B. Sariwang imahe. Number 3. Iba naman ang ginamit na estilo ni Vicente Manansala. Ang pagguhit ng patlang. A. Kapaligiran. B. Mukha ng tao. C. Mga hayop. O D. Pinagsamang kultura ng baryo at syudad. Ang tamang sagot, letrang D. Pinagsamang kultura ng baryo at syudad. Number 4. Kakaiba naman ang ikinuhit ni Jose Blanco. Gumamit siya ng estilong tunay na blank. A. Bagay. B. Hayop. C. Buhay at gumamit ng mas makulay na pinta. Or D. Tunay na sasakyan. Ang tamang sagot, letrang C. Buhay at gumamit siya ng mas makulay na pinta. Mahusay mga bata! Good job kids! Naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli nating pag-aaral, maraming salamat!